Kami sa Auckland Airport dito sa New Zealand. Pabalik na kami ng Sydney din sa Sydney din Manila. So dito kami sa VIP lounge ng Qantas Airlines kasama ko ating grand mentor, millionaire maker, si Doc Butch. So hihingi tayo ng konting tips kung paano makasama sa mga ganitong incentive. Actually, natatandaan ko pa noon, tinawagan ako ni Doc noon sa Europe. Nag-yes lang ako. Ito na, simula nung nag-yes ako sa kanya, tuloy-tuloy na lahat ng incentive. Nakasama na ako. So, hingi tayo ng 2 minutes na... 1 minute po. 1 minute 30. Sa ating grand mentor, Doc Butch Mercado. Thank you, Doc. Welcome. Hello, hello. Message lang yun. Okay. Ayan. Okay. Yes. Yun, Doc. Konting tip po. Para makasama rin yung mga nanonood po sa atin sa travel incentive ng N-World. Una, develop lang sa mga bago. Kailangan i-develop niyo yung belief niyo sa ginagawa natin. Tapos, as it grows, papansin ninyo yung activities ninyo, nag-increase din yung malalim yung tiwala ninyo. Nangyayari naman yan pagka lagi nyo kasama yung mga appliances ninyo, gaya ng Arthur. Tapos pag meron siya mga trainings, dapat nandun kayo parate. Mm-hmm. And then importante yung application. Sayang eh. Siyempre, Mr. Worldwide nagtuturo sa inyo. Diba? Of course, alagaan nyo rin yung character. Maganda yung business natin. Very profitable. Sa maraming... Ano nga nila, in layman's term, maraming mayaman talaga. Yes. Kaya, alagaan nyo yung pangalan nyo. Pagkatapos, syempre, yung company, hindi naman, lagi nga sinasabi niya, pero hindi naman perfect. Wala naman perfect na company. May mga setbacks parate. So, yung attitude nyo, pagka may mga challenges tayo, it has to be always positive. Nakakop up naman yung company. Also, i-develop nyo yung skills nyo and manahin nyo ang sipag ng apply nyo. Yun. Hustle, hard work. Alright. Thank you po, Doc. Maraming salamat for always guiding us. Yes. So, abangan nyo pa. Marami pa tayong interviewin, guys. Share nyo itong video na to para marami tayong makasama sa mga travel incentive. Mas marami, mas masaya. Bali, 2 bus kami na umiikot dito sa New Zealand. Gawin natin 5 bus sa next nating travel incentive. Thank you po, Doc. Salamat po. So guys, pakilala ko rin pa kayo sa isa nating grand mentor, si Up Jerome Cruz, ang may bagong mansion ngayon sa Valle Verde, yes, naka-Ferrari. Isa rin sa mga nag-guide po sa akin para humakasama sa mga travel incentive para maging Mr. Worldwide, Up Jerome Cruz. Konting bigyan naman kami ng tip, Upje, sa paano makasama sa gantong travel incentive, paano yung ginagawa nyo para lagi po kayong makakapag-travel. Kasi I know yung ibang mga members natin, lalo na yung mga Alpha Team, mahilig rin po mag-travel. Gusto rin nang mag-travel kasama po sa goals po nila yung makapag-travel. Lalo na, kasama tayo. At is impress. Hello guys. So yung importante, bago ang lahat, ang importante yung importante, hindi joke lang. Hindi, importante syempre meron kayong upline o mentor na nandyan palagi sa inyo to guide you sa lahat ng, I mean, mapa-travel incentive man sa strategies niyo or sa ventures niyo sa
sa ibang bagay, pero importante yun dyan si upline to help you. Sa akin lang siguro kailangan talagang maniwala muna kayo kay upline, no? Sa mga mentors kasi nandyan yan to guide, hindi ka naman papahamak niya. So, first thing, siyempre, kung mayroong upline, siyempre, nandyan ka rin dapat. Hindi pwede kasi si upline lang nandyan, o yung mentor nandyan. Yes. So, parang 1 plus 1 yan. Parang 1 plus 1 equals 2. Di ba pwedeng 1 plus 1 equals 0, o 1 plus 0 equals 2. So, may part siya yung upline, may part din tayo. So, ako naalala ko nung nag-start ako. Siyempre, dyan si Doc Bush kasi yung mismong pinaka-direct after ko noon. So, siya yung nag-guide sa akin. Actually, hindi siya yung direct upline. Kami upline pa ako na nag-inactive. Kaga saan natuntun ko yung pinaka-upline na active. Si Doc Bush yun. So, yun na. Yung ginawa ko lang naman ng una, nag-observe lang talaga ako. Kung ikaw yung bago, observe ka muna. Observe ka, sama ka sa upline, sama ka sa mentor. May tuturo yan sa inyo for sure. I mean, siyempre, may mga targets yan, may mga goals yan. Importante, meron kang susunduan. So, sa mga travel incentives naman, for sure. And the process, mahihiti yan. So, mga bago, sundan nyo lang muna kung sinasabi sa inyo yung upline. Doon sa mga hindi naman not so bago, yung sabihin, mga 1 month, 2 months, 3 months, kailangan step up ka talaga. Yes. Importante. Step up. Hindi kasi palagi si Apple nandyan. I mean, totoo, nandyan si Apple. Siguro, hindi siya palagi physically nandyan. Pero nandyan siya to siguro, message ka, or sa group chat sa inyo. Pero sa tingin ko, hindi sapat na forget nandyan si Apple sa group chat, hindi ka active eh. 2 months, 3 months ka na, step up ka na. Hindi ka pwedeng maging dependent masyado sa upline. Kasi alam ko, naniniwala ako for in the next 2 to 3 months, magkakaroon ka talaga ng sarili mong team. Lalaki yung team mo, lalaki yung group mo, lalaki yung organization. Kailangan step up ka talaga. Gusto mo talaga yung, kung gusto mo ma-hit yung mga targets mo, mapa-travel incentive man, or per car, house, or gentong range ng income. Wala akong nakaisip na iba pang solusyon dyan. O makakasagot kung kailan mo ma-hit yan, kundi ikaw. Yes. Kaya sabihin sa inyo, partner ko, ito, magkakaroon ka ng ganito within the next how many months. Kahit sabihin mo, kitang-kita niyan, pero wala kang participation, wala yun. Wala yun. So, yun ang suggestion ko. Sa mga bago, observe din, siyempre, magpag-guide kayo kay Aplan, sa mga mentors. Maraming mentors, hindi na naman si Direk Aplan, hindi masiglan Aplan, napakadami niyan. Kailangan niya mag-observe para ang pattern niyo marami rin. I mean, iisang pattern, pero marami kang ginagaya. Correct. So, ako yun yung suggestion ko. Ngayon, sa mga medyo palaki na, yung medyo tumatagal na, kailangan talaga next step up. Hindi pwedeng hindi. Kasi doon ka na maging independent. Lilipad ka eh. Hindi ka lilipad kung akay-akay ka palagi ng apply mo. Tama. Then later on, ikaw naman magkasi mag-akay sa mga bago mong members. Sa bago mong binibigyan. So yun siguro sa mga small tips lang. Sa mga bago at sa mga not so bago. Siyempre, next travel incentive, mas maganda. Kung nakita niyo ngayon, maganda. Grabe, yes. Sa next travel incentive, siyempre, next level ulit yan. Yes. So, mas maganda kasama kayo doon. Huwag kayong pabayad na hindi ka kasama, siyempre. Yes. Yung pwedeng audience ka palagi. Correct. Maganda. Kung mga participant na. Tama. Kasi next time, yung mga bagong mga members, sila naman audience. Hindi ito, ma-inspire sila. Sila naman participant. Nakita niyo yung process, ganun yung talaga yun. So, yun lang. See you sa office at siyempre, ibang level talaga siya. Yeah. So, thank you. Bye-bye. Yes, guys. Dami nating tips na napukulot. Ito, kukunan pa natin ang tip to. Si Mr. AJ Liao. Sir AJ, paano bang ginagawa mo nung bago ka para makasama ka sa mga travel incentive? Kagaya nitong travel incentive natin sa N-word. Kahit mga tatlong tips lang. Yung bago ako. Uh-huh. Well, number one, una-una. Siyempre, lagi ko nakikinig sa mga mentor ko sa mga upline. Dito pala yung camera. Ito talaga. So, kikinig ako sa mga mentor ko. Actually, napakaswerte ninyo kasi meron kayo napakagaling na nagtuturo sa inyo. Unlike me before, when I was still in this kind of industry, wala masyado nagtuturo, wala talagang nagbibigay ng mga tips. Kaya kayong mga makakanood nito, i-appreciate nyo yung upline nyo kasi
lahat ng learning susi niya i-share sa inyo, hindi yung para sa kanya lang, para yung sa inyo. So, yes. Napakabuti niya kasi sa ganitong business, the more you share, talagang marami kang taong natutulungan, diba? Tapos nababago mo yung buhay nila. So, yung pag-travel, malaking bagay kasi you meet different people, nakakapag-learn ka ng mga different cultures. Tapos, syempre, nakikita mo yung mga places na nakikita mo lang before sa mga magazines or movies, diba? Before nga, pagka nanonood ka ko ng pelikula, yung mga lugar na fini-feature doon. Mm-hmm. So, ang laking bagay. Pag, uy, parang nakapunta ako doon. Ah. So, alam mo yun, parang mayroon kang self-fulfillment na nagawa mo yun. So, because of N World, because of this kind of incentive, muna gagawa natin yun. Tulad nito, dito sa New Zealand. So, supposed to be, lagi ko lang nakikita sa mga movies, TV shows, yung haka dance. Oh. Pero iba pa rin pala yung ano. Pag ikaw mismo. Ikaw mismo, tapos personal mong nakita. O ito, New Zealand. So, alam mo yun, nagiging storyteller ka na rin. Parang ako ngayon, naikukwento ko sa inyo ngayon to kasi napuntahan ko, na-witness ko ng sarili ko mga mata. Yan. Kahit maliit lang yan, marami na nakita mga bansa yan. So, yun, una, number one, nakinig ako sa mga taong nagtuturo sa akin. Yeah. Pangalawa, syempre, I always hustle and grind every day. Correct. Kasi hindi pwedeng may gustuhin ka sa isang bagay, tapos gustuhin mo lang, walang kasama action, dapat may action. Action talaga. Diba? Importante yun eh. Kasi doon magsisimula lahat ng bagay sa action mo, sa ginagawa mo sa araw-araw. Tulad nito, yung simpleng papanood nitong video na ginagawa ni Apply ninyo. Malaking bagay ito eh. Maaring sa iba, maliit na bagay lang to, pero sa ibang makakapanood na ito, it might be the trigger na inaantay mo para, alam mo yun, yung buong katawan mo mag-init at talagang pagbutihan mo sa business na to. Correct. Sometimes, yan na lang eh, only need this simple motivational talk or inspirational talk or even chit-chat nga lang sa upline mo na para makapag-motivate sa'yo na gawin mo yung mga bagay-bagay. Pero higit sa lahat, importante yung ano siya, yung sarili mo din. Kailangan self-motivated ka. So, mangyayari yun, kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ba't mo rin ginagawa ito, mga bagay nito. Diba? And syempre, pangatlo, para sa akin, walang tatalo sa lahat. Eh, ipagdasal mo rin lahat yung mga bagay na pinapangarap mo. Kasi lahat ng bagay kapag ginusto niya. Minsan nga, kahit hindi mo na pinangarap, hindi mo na tinatarget, gugulat ka bilang tumarating. I remember your upline, si Arthur, dati, di ba? Parehas lang din kami naglalakad, parehas lang din kami naka-flyers. Pero ngayon, Mr. RR, Mr. Yeah. Worldwide, Mr. Rolls Royce. So, I believe, dahil marami siyang tao natulungan, di ba? Yung blessing din siya sa maraming tao, kaya lalo siyang bilibis. Eh, talaga naman si Arthur, maraming ano yun eh, yung puso niyan malaki, hindi lang katawan malaki niyan, hindi yung puso din para sa maraming tao, para matulungan niya. And isa ka na dun sa mga nanonood na to, ng video na to. So, ikaw yun. Alam mo, yung mga tips na binibigay niya, huwag niyong baliwalain. Sometimes, baka isisip mo, araw-araw na lang, weekly na lang, ano yun eh. Sometimes kung ano yung nararamdaman niya ng mga panahon na yun, sa tingin niya kailangan ng organization niyo, di ba? Wala naman masama kung lagi kang makikinig eh. Para sa iyo naman yun. Di ba? So lahat ng sinasabi niya, pakinggan niyo, higit sa lahat, i-apply niyo, kailangan. Hustle every day, di ba? Gaya na sinasabi niya, 24-7 ba yung sinasabi mo? Yes, 24-7 hustle, di ba? Siyempre, samahan niyo ng dasal. Walang masama kung anumang paniniwala mo, anumang relihiyon mo. Sama mo ng dasal. I'm pretty sure, imagine mo, makinig ka sa apply mo, ginawa mo yung part mo, tapos sama mo pa ng dasal. Hindi ka na magkakamali. So, yun ang mga ginawa ko na nagsisimula ako. And yun, trabaho. Magugulat ka na lang, biglang lalabas yung pangalan mo. Kung ano ang pangalan mo, Juan de la Cruz, Arthur Macongay. You're part of the travel incentive. Yun, masarap pa na yan. Diba? So one, listen to your mentors. Two, hustle and grind. 3, you pray. Thank you sa tip. Yeah, sure. So, DJ Lo. Ito, last na guest natin. Hingi tayo ng tip. Ito, itong tinatawag na Dapinuno. Nakaikot na rito sa buong mundo. Mas marami itong napuntahang bansa kaysa sa akin. Nakapag-Brazil na to. Ako, hindi pa ako napunta sa Africa. South Africa, ito, nakapunta na rin. Hingi tayo ng konting tip sa ating pinuno. To close this video, hingi tayo ng 1-minute tip
kay Sir Paolo Nolasco. Ala ko, yung binubulong ko, yes. Sabi ka pala. Hello guys. Ano mo pwede ko sabihin? Mukhang marami nang nasabi si Arthur sa inyo. Anyway, ako masabi ko lang, yan, talo. Bale, mayaman naman ako kahit matalo ako dito. Yun. De, siguro guys, masabi ko lang, well, kahit na anong ganda na strategy na itinuturo sa inyo o ituturo pa sa inyo sa sinaharap, end world man ang pagka, kumbaga end world man o hindi, yung mga pinag-aaralan yung strategies, huwag nyo kakalimutan yung basic fundamentals, especially yung rules ng negosyo natin. Kasi kahit na anong strategy yung gawin mo, kung di mo naman susundin yung tamang pamamaraan paano magnegosyo, mababaliwala rin lahat ng strategies. A lot of networkers out there, binibida nga lang nila strategies nila para sumama yung customer sa company. But they forgot to establish muna yung foundation. Ang galing mo nga, ang ganda mo nga technique, ang lakas mong papapayin, hindi ka naman nagbabayad ng tamang buwis. Tapos nanunulod ka rin, ibibenta ka rin ng mababang presyo. So, ikaw lang yung nagtatagumpay. Kumbaga, yung tao na yung tatagumpay, pero marami siya naaabalang kasama niya sa negosyo o sa industriya. Nangyari ngayon, nagiging panandalian ngayon yung tagumpay na meron siya. Kasi yung foundation, hindi ganun katibay. So, yun, bago mo palakasin pa yung negosyo mo, patibay mo muna yung foundation, make it a point na kapag ginaya ka ngayon ng leaders mo, karapat-dapat kang gayahin at pang long term yung negosyo mo. Yun lang, maraming salamat. Yun, tama. Long term, think about long term and yung business ethics. Syempre. Hindi lang to sa company, sabi nga ni Sir Paolo, yung sa rules ng Pilipinas, dapat nagbabayad ng tamang buwis. Diba? Thank you, Sir Paolo. Thanks. Maraming salamat. So anyway, guys, that's our part 2 ng ating words of wisdom from our N-word travel incentive qualifier sa New Zealand. This is worldwide. So, part 3, abangan nyo. Thank you guys for watching. Boarding time na. Maybe sa Sydney na ang part 3. See you. Thank you for watching, guys. Abangan nyo yung part 3.